47 dating rebelde ang nakatanggap ng livelihood assistance na nagkakahalaga ng ₱20,000 mula sa Department of Social Welfare and Development Region 3. Bahagi ito ng kanilang Sustainable Livelihood Program para sa mga former rebel o FR. Ginanap ang programa sa bulwagan ng punong lalawigan sa provincial capital, Barangay San Vicente, Tarlac City. Ayon sa provincial officer ng PSWD Tarlac na si Robert Magno, ang programa ay resulta ng aktibong pakikipag-ugnayan at pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pinuri naman ng Vice Mayor ng San Jose Tarlac na si Riza Joaquin ang pagbabalik loob ng mga dating rebelde, kung saan natatamasa nila ngayon ang tunay na kalayaan at malasakit sa kanila ng gobyerno. Ito na ang pangalawang pagkakataon na namahagi ng tulong pinansyal ang DSWD3 sa mga FR ng Tarlac ngayong taon, habang hinihintay nila ang kanilang ibinipisyo mula sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program mula sa pamahalaan. Binigyan din ng commanding officer ng 3rd Mechanized Infantry Battalion Philippine Army na si Lieutenant Colonel Jezer Bautista na sila sana ang maging buhay na patotoo na ang lahat ng mga nagbalik loob ay hindi pinapabayaan ng gobyerno. Mula dito sa Tarlac, para sa Amianan Reports, ako si Lawrence Ondivilla, nag-uulat para sa Kapayapaan at Kaunlaran. Mga Kaamianan, subscribe, like, and share our YouTube channel. Hit the notification bell below upang maging updated sa latest news and happenings sa Hilaga at Gitnang Luzon. Dito lamang yan sa Amianan Media Channel.